So, welcome back for another video. In this video, I'm gonna share a new loan app for me. New siya sa akin kasi bago ko pa lang siya ititry. And lagi siya sa feed ko. And na-notice ko kasi medyo maganda itong loan app nito based on their advertisement like that. So, nakita ko siya dyan. So, lagi ko pong nakikita na nagpa-pop up yan sa feed ko. And actually, medyo maganda yung kanyang offer. And I don't know kung talagang legit ba talaga na nakukuha natin yung loan offer nila ganyan or yung kanilang interest rate na mababa. So, as you can see, ang ino-offer niya po is up to 0.2% daily. So, mas mababa siya, no? Sa daily interest rate ni One Hand, ni Tala. So, mas mababa siya kasi kung kukumpitin mo siya, no? Kung 0.2% daily sa 30 days is equals to 6% lang monthly. So, mababang loan up. To, and nakaka-happy nga ba talaga? So without further ado, ang loan app po natin natukoy ko is si Happy Cash Loan App. So some of you familiar na po kay Happy Cash and this is new to me of course. Though matagal ko na siyang nanonotice, no? But ngayon ko lang din siya ma-try and I wanted to share with you para din aware kayo ano bang meron sa loan app na ito. Legit ba talaga yung kanilang interest rate and na-approve agad tayo dito? Madali lang ba mag-apply dito? So lahat po yan isi-share ko sa video na ito. So of course, dahil bagong loan app ito po sa akin, ano? So, pumunta muna agad po ako sa website po nila. Then, as you can see po, ito lang yung details niya sa website niya. Kung ano yung ina-advertise niya, no? So, ito din yung nandito. So, anyways, we can download this daw sa App Store tsaka sa Play Store. And then, meron siyang steps to borrow dito. Nag-i-instruct siya. So, by the way, no? Bet ko talaga yung mga loan app na may mga website. Lalo kung bago siya sa akin. Kasi para ma-access ko rin siya doon. Kasi may mga info sa website na wala sa loan app. Yung may mga ganun po. So, anyways, accessible siya dito. And then without further ado, download natin, no? So, dahil naka-Android ako ngayon, so download natin sa Play Store. Hanapin lang natin Happy Cash. And then, nakalagay po dito na si Happy Cash po is under po siya ni Yin Shan Lending Incorporated. Which is po, as I search this one, this Yin Shan Lending Incorporated sa SEC, no? Para makita natin kung nandoon siya. Legit siya, active siya. And then, I found out po na nandun po siya. And then, legit po, na naka-registered and licensed po ito si Happy Cash. Of course, mahalaga po sa atin na license to operate po sila kasi may mga loan app na dinideclare nila na sec-registered sila but pag ni-research muna, hindi pala sila sec-registered so may mga ganun po. Kaya po sinesearch talaga natin kasi talagang legit na nandoon siya. Anyways, install po natin, no? So anyways, meron siyang 4.7 ratings po sa Play Store and then meron siyang 26,000 reviews and then meron po siyang 100,000 downloads. So bago pa lang siya actually kasi mostly kung talagang matagal ka na loan app and then gamit na gamit ka, million na yung mga downloads. So, ito 100,000 downloads pa lang siya. Anyways, install natin, no? And then, after installing po, open natin yung loan app. And then, ito po yung pinaka-dashboard niya. So, nakalagay po dito sa may taas, no? Enabling the app usage permission will increase the approval rate. So, I don't know kung legit ba to, pero ako kasi hindi ko pinapansin yung ganun. Kung ma-approve ako, ma-approve ako. Parang I don't think na okay na i-permit natin mga app, ganun something. Kung meron namang choice, diba? So anyways, hindi ko na siya papansinin. Anyways, meron na po siyang available amount, maximum loan amount. Sa first loan, I think ito is 25,000 pesos. So malaki ha, malaki to. So nakalagay po dito, low interest rate. Nakalagay po dito na, at least 0.03% per day. Napakababa. Ano? Ang baba nito, 0.03% eh. Ang baba nito. So, titingnan natin kung legit ba talaga itong interest rate niya. Sobrang baba talaga. So, anyways, long period niya po is up to 80 days loan term payment po niya ito. So, anyways, makakapag-process tayo ng loan dito in just 3 minutes. So, let's see kung makakapag-process ba talaga. So, click po natin itong borrow now. Then, of course, we need to enter our mobile phone number. And then, after that, agree lang natin to. Then, after that po, check lang natin itong privacy policy and then yung agreement nila. And then, after that, click natin itong let's go. And then, nakalagay po dito na magsisend sila ng verification code. I-enter natin yung 4-digit code dito. And then, after that po, click natin itong login. And then, dito po, kailangan po nating i-permit itong mga hinihingi nila like sa device, location, app list, camera, and SMS para makapag-proceed po tayo. And after that po, click lang natin itong I understand and agree. And then, agad-agad po, we need to fill up the loan application process na po, which is my 4 steps to apply siya. So, first step is the personal info. Of course, we need to provide our personal info here like purpose of loan, educational level, number of credit cards, province, address, email. And then the second step is the work information natin, yung occupation doon natin, monthly income, payroll period,
paydays. And then after this po, next tayo. And then the third step po is the contact information, which is the character reference na po hinihingi nila dito. Which is tatlo po yung hinihingi nila. Then after filling up this po, so next tayo. Sa fourth step po is the identification card, which is yung ID verification natin. And then right after that po, mamanual natin i-type yung ating ID information dito, like ID number, first name, last name, birthday, yung mga ganong info po sa ID, i-manual natin siyang i-type after natin makakapag-picture ng ating ID. And then after that po, next tayo. So by the way, ito pala yung mga ID type po na tinatanggap ni Happy Cash. Meron siyang mga recommended na ID type po, which is kapag ito na yung sinabit natin is malaki yung chance na ma-offeran tayo ng loan dito, like PRC, SSS, UMID, postal, and passport. So anyways, kung wala ka naman itong mga primary ID na ito nila, so meron namang ibang alternative na ID type, no, na meron ka dito, like national ID, driver's license, pag-ibigin, ID, mga ganun po. Advantage siyang talaga pag pinili mo yung mga higher credit limit na ID type na recommended po nila. Anyway, select lang tayo ng isa dito. Then after that, picture natin yung ID and then i-input natin yung mga information sa ID. Then after that po, no, picture natin yung ID natin like that and then i-input natin yung info. Then right after that po is the selfie verification na. So alam nyo na yun kapag mga selfie verification, you know the drill na. So after the selfie verification po is the credit evaluation na. So as you can see po, no, in-evaluate tayo, antay natin, no, up to 100% to. So in just a minute or below, no, so malalaman natin agad siguro kung ma-approve tayo. So let's see. And then as you can see po, agad-agad yung result. Nakalagay, sorry, credit rating not approved. So grabe, no, agad-agad naman. Binigay mo na lahat ng info but disapproved ka pa din. Nakalagay po dito na pwede po tayong mag-apply ulit sa March 14, 2025. Next year pa. So most probably po, ang antayin natin is after 6 months bago tayo pwedeng mag-apply dito. Wow ha, talaga ha. Taas ng standard ni Happy Cash, diba? So denied pa yung bank. Grabe, ang taas naman natin ng standard ni Happy Cash. Wala naman po siyang hinihinging mga crucial na documents like income documents. And as you can see sa process, mabilis lang yung process niya para ka lang din nag-apply sa BillAce or sa other loan apps na kilala natin and familiar na sa atin. But grabe naman yung standard niya, no? So I don't know kung meron nang nakapag-try sa inyo kay Happy Cash. Comment down below, no, kung ano yung experience niya dito and legit ba talaga yung kanyang loan offer, yung kanyang interest rate. Kasi parang balita ko talaga dito kay Happy Cash talaga is mas madami yung nare-reject. And I don't know kung talagang legit yung loan app na to or talagang joke lang itong loan app na ito, no? Kasi talaga hindi siya pang masa. Madali lang siya mag-apply. Madali lang mag-apply talaga. And nakita niya naman yung process. Kahit sino pwedeng mag-apply dito. Pero pag mga ganun kasi ang process, alam ko talaga may mga na-approve kahit maliit lang na amount, diba? So may na-approve sa ganun. Pero itong kay Happy Cash, ang dali lang ng process ng application niya. Pero naman, dai, grabe naman ang standard. Ang taas. Bakit kasi nabay? So usually kasi sa loan app, kapag nare-reject ka, usually parang pinapabalikan nila after 1 month. Ito, after 6 months bago ang makabalik. So ang taas ang standard. So hindi ko alam kung gusto pa talaga nila magpautang sa madlang people, ano, kasi hindi siya pumasa. And nakikita niya naman kahit binigay mo na lahat ng info mo, it's rejected ka pa rin. And I don't know kung nag-trial and error pa lang itong si Happy Cash. So itry nyo, itry nyo rin ha, itry nyo mag-apply, baka sa inyo makalusot, diba? So let's see kung makakalusot sa inyo. So itry nyo mag-apply dito kasi so far naman medyo okay yung application process niya. So rejected lang tayo, but doesn't mean na mare-reject din po kayo ha. So try nyo kasi magkakaiba naman tayo ng evaluation assessment dito at credit score and siguro nakabase na siya doon. Pero lang talaga, disappointed ako kasi ang taas naman ng standard, no, hindi pa nga siya nagpapakilala. Denied pa talaga yung mga legit na loan app, no, sa standard nila. But I'm not closing doors naman dito, no. So mabilis lang tong 6 months. So let's see, baka may magbago sa loan app na ito or mapaaga ba yung ating application dito. So i-update ko naman kayo regarding Happy Cash. Baka magbago siya or mag-improve siya. So let's see, kaya po dapat naka-subscribe kayo. Click yung bell button para at mga videos ko is updated na notified po kayo. So yun lamang po, ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. See you on my next video. Bye!